Napapansin ko na tumataba ka, Cassie. Lalo kang gumaganda. Puna ni Karen habang nasa break sila. Alanganin siyang ngumiti. Napansin niya rin yun? Medyo sumikip na rin ang mga damit niya. Panahon na lang ang magsasabi sa mga ito na buntis siya. Natatakot siya na kapag dumating ang araw na yon ay matanggal siya sa trabaho. Hindi pa siya nakakapagpa-check up ni isa. Wala rin siyang gagamitin na pera sa panganganak niya. Balita niya may iilan pang mga kumadrona sa bayan ito kaya doon na lang siya kung sakali. Bigla-biglaan nga eh. Baka naman buntis ka kasi. Naubo siya sa nerbiyos. Mabuti na lang at natabunan niya ng tawanan ng kanyang mga kasamahan. Baliw! Porke tumataba na ibuntis na kagad. Hindi ba pwedeng magana lang talaga siyang kumain? Kita niyo naman kung gaano katako kumain si Cassie, sabi naman ni Eddie, namulang mukha ni Cassie sa pagkakapahiya. Tiningnan niya ang plato niya na puno ng kanin, may extra rice pa sa tabi ng plato niya. Simula nang magbuntis siya ay napapasarap na palagi ang kain niya. Laging gutom ang pakiramdam niya, kaya kahit na gustuhin man niyang magtipid ay napapabilis siya ng mga pagkain nang wala sa oras. Ang ipinagpapasalamat niya na malaki sa boss nila ay libreng lunch nila ng mga empleyado nito. Nakakain siya ng marami na hindi iniisip ang gastos. Kuminsan na kapag may mga natirang pagkain at mga rekados na malapit ng masira ay pinapauwi rin sa kanila. Para pa silang mga patay gutom na nag-aagawan sa mga ito. Kuripot man sa pera ang boss nila pero sagana naman sila sa pagkain. Katulad niya isa rin yun sa mga rason kung bakit nanatili pa rin ang iba dito. Cassie, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tawag ng boss nila nang matapos ng kanilang lunch break. Nagkatinginan pa sila ng kanyang mga kasama bago siya sumunod sa maliit nitong opisina. Bakit po, boss? Seryoso siya nitong hinarap. Tapatin mo nga ako, iha. Buntis ka ba? Napalunok si Cassie at nagbaba ng tingin. Aanin ba siya? Matatanggal na ba siya sa trabaho? Nakita kasi kita ng mga unang araw mo dito. Ang mga palihim mong pagsusuka. Hindi ko na yung pinansin dahil baka nagkataon lang o may nakain kang ikinasama ng tiyan mo. Pero hindi naman siguro nagkataon na biglang-bigla ka na lang tumaba at napansin ko rin na namumutla ka nitong mga nakaraang araw. Nahihilo ka, hindi ba? Malumanay ang boses na tanong ng boss ni Cassie. Nanubig ang kanyang mga mata. Makakatanggi pa ba siya kung huling-huli na siya? Huwag niyo po sana kung tanggalin sa trabaho. Kaya ko pa naman. Pero responsibilidad kita. Hindi ka dapat nagtatrabahong ganito kapag buntis ka. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Baka mapasama ang bata sa tiyan mo. Sa nakikita ko'y mukhang naglayas ka. Umuwi ka na sa inyo. Tuluyan na nalaglag ang luha sa mga mata ni Cassie. Sino ba kasing nagdadalang taong gusto ng ganitong sitwasyon? Kung maaari lang ay sa apartment lang siya at alagaan ang kanyang katawan, pero saan siya kukuha ng pagkain kung gagawin niya yun? Pambayad ng upa at mga bayarin kung hindi siya magtatrabaho. Huwag sanang sasama ang loob mo sa sinabi ko. Iniisip ko lang kung ano makakabuti para sa'yo. Nagangat ng tingin si Cassie at sinalubong ang mga mata ng kanyang boss. Eto po yung makakabuti sa akin. Kailangan ko po ng pera dahil mamamatay kaming dalawa ng anak ko kapag hindi ako magtatrabaho. Puno ng paninindigan niyang sinabi. Ilang segundong nagkatitigan ng dalawa hanggang sa boss ni Cassie ang sumuko nang makita matinding determinasyon sa mga mata ng dalaga. Humugot ng malalim na hininga ang boss niya. Ay, mga kabataan talaga. Masyadong padalos-dalos at hindi nag-iisip ng mabuti. Walang kibo si Cassie kahit na mali ang impression sa kanya ng amo. Mamamatay muna siya bago niya sabihin ang totoong dahilan ng pagbubuntis niya. Oo siya, ikaw ang bahala, Cassie. Bahala ka na rin na magpaliwanag sa mga kasamahan mo kapag lumaki ang tiyan mo. At bakit ba kasi kailangan niya magpaliwanag sa lahat? Bakit kailangan niyang lagi na lang linisin ang kanyang pangalan kahit na hindi naman dapat? Ano bang masama sa pagbubuntis? Dahil ba wala sa plano? Dapat nga ay hangaan nila ang katapangan ng isang nagdadalang tao na kahit na walang kasiguraduhan kung paan mo palalakihin mag-isang anak mo ay ni minsan kahit kailan ay hindi pumasok sa isip ng ina na ipatanggal ito. Oo, at mapusok ang mga kabataan ngayon, pero ang importante doon hindi na nila dadagdagan pa ang pagkakamalit kasalanan na kanilang ginawa. Tama kayo, buntis nga ako. Yun ang mga salitang lumabas sa bibig ni Cassie pagbalik niya sa kanyang mga kasamahan. At huwag niyo sana akong tanungin ang mga bagay-bagay tungkol sa pagbubuntis ko. Ayaw ko lang na pag-usapan. Mahinang boses ni Cassie nang sinabi niyang huling salita, dumaan ang mahabang katahimikan.
Hindi kayang tignan ni Cass ang reaksyon ng mga kasamahan, kaya nakatun lang ang mga mata niya sa sahig. Oo naman, tumatawa si Karen, pero mahalata doon ang gulat at pagkalito. Nakakagulat nga, pero gaya na sinabi mo, hindi na kami magtatanong. Si Marco, may umakbay sa kanya kaya napaangat siya ng tingin. Naabutan ni Cass ang nakangiting mukha ni Eddie. Ako ang ninong ha? Umawang ang bibig niya, lalo na noong pinalibutan siya ng mga kasamahan at masaya na binati siya sa kanyang pagbubuntis. Napaluha si Cassie sa labis na tuwa. Simula nang malaman niya na nagdadalang tao siya ay ito ng unang beses na may naging masaya para sa kanya. Dahil ba inunahan na niyang mga to? Pero kahit na ano pa man ang mga rason ay masaya siya na sa unang pagkakataon ay may tumanggap sa sitwasyon niya. Dumaan sa palengke si Cassie upang bumili ng rekado sa lulutuin niyang sopas mamaya. Napapalunok siya ng laway habang iniimagine ang mangkok na puno ng mainit na sopas. Ganito ba talagang buntis? Kung ano-anong gustong kainin? At dahil hapon na, ay siksika na sa palengket hindi maiiwasan ang pagkakadikit-dikit ng mga tao. Maya-may minaramdaman si Cassie na kami sa loob ng bag niya. Nanilog ang mga mata niya lalo na nang manuot sa ilong niya ang mamahaling pabangong panlalaki. Mahigpit na hinawakan ni Cassie ang bag niya at tumingin sa mga tao na kapaligid sa kanya. Nakuha kagad ng pansin niyang matangkad na lalaking nakasuot ng baseball cap at hoodie. Nagtagal ang titig niya sa papalayong lalaki nang maalalang baka natangay ang wallet niya. Binuksan niya ang kanyang bag. Nandoon ang wallet niya. Pero muntik na siyang matumba sa gulat nang makita niya ang dalawang makapal na bungkus ng tigi 1,000 sa loob ng bag niya. Dahil sa labis na pagkagulantang at pagkalito ay hindi na namalayan pa ni Cassie na sumakay na pala siya sa tricycle at umuwi. Inilak pa niya ang pintuan ng apartment nang makapasok siya. Sumandal siya doon habang pilit na kinakalma ang mabilis sa tibok ng puso. Ilang minuto siyang nanatili sa ganong posisyon hanggang sa nagpasya siyang umupo sa kanyang katre at kumpirmahin muli ang nakita kanina. Parang nababaliw na tinignan ni Cassie ang kanyang bag. Nanginginig pang kanyang kamay nang hinawakan ng zipper ng bag upang buksan ito. Ilang sandali ngay bumulaga muli ang dalawang bungkus ng tigi 1,000 ng pera. Napalunok si Cassie habang hawak-hawak yon. 200,000? Ang laking pera nito. Bakit ito napunta sa bag niya? Sino ang naglagay? Sinadya ba to? Madaming katanungan ang bumabagabag sa isip ni Cassie at hindi niya alam ang sagot sa mga yon. Akala niya'y nanakawan siya pero siya pala itong nabiyayaan ng napakalaking halaga. Mahigpit niyang hinawakan ang pera. Alam niyang hindi sa kanya ito at masama ang kumuha ng hindi mo pag-aari. Pero nakapagdesisyon na siya, hindi niya ito ibabalik. Wala naman siyang idea kung kanino ito at saan isasauli. Sobrang kailangan niya ng pera ngayon. At kung titingnan nang mabuti hindi naman niya ito ninakaw, kaya wala siyang kasalanan. Nakukonsensya man siya ng kaunti pero pilit niya yung sinantabi. Ang importante hindi na niya po problemahin pa ang gagastusin sa panganganak. Sa sunod na araw ay nagpaalam si Cassie sa kanilang boss na hindi muna siya papasok. Agad naman itong pumayag at hindi na nagtanong pa kung bakit. Nagpasa siyang mamalengke sa araw na yon at bumili ng ilang mga kailangan sa kanyang maliit na apartment. Ang una niyang binili ay mattress dahil yun ang pinakauna niyang kailangan. Kailangan niya ng komportabling tutulugan dahil nananakit ng bewang niya sa tigas ng kanyang higaan. Bumili din siya ng ilang mga duster. Malaki ang ngiti ni Cassie habang nagbabayad siya sa counter. Magpapacheck up naman siya sa susunod. Excited na siyang malaman kung babae ba o lalaki ang kasarian ng kanyang anak. Pauwi na si Cassie nang mapadaan siya sa maliit na parke. Bigla siyang naglaway nang makita kung anong pagkain na nasa malapit sa kanya. Binatog! Binatog kayo dyan! Eneng, bili ka na ng binatog! Eto na ang panghuli na baso. Alam mo bang laging sinuswerte ang panghuling bumibili sa akin? Malawak ng ngiti ng pagkakasabi sa kanya ng tendero. Hindi na pinansin pa ni Cassie ang mga pambubola nito at agad na bumili. Naghanap siya ng bakanting maupuan sa parke saka nagsimulang lantakan ng pagkain na binili niya. Napapatingin si Cassie sa mga bata naglalaro sa may playground. Hinaplos niyang tiyan at napangiti. Excited ka nang makita ni Mommy? Wala ka mang daddy masisilayan paglabas mo. Pero mamahalin naman kita ng sobra-sobra. Masuyo niyang bulong, nasa kalahati na si Cassie ng kinakain nang maramdaman niya na parang may nagmamasid sa kanya. Bigla ulit na bumalik sa kanyang mga alaala na mga pangyayari noon na pilit niyang kinakalimutan. Mabilis pa sa kidlat na umalis sa parke si Cassie at umuwi. Congratulations, Miss Chua! Lalaki pong anak ninyo! Anunsyo ni Doktora Gabaon.
Wow! Baby boy! May baby boy ka na kasi! Natutuwang wika ni Karen. Si Donna naman ay bahagya pang tumatalon habang pumapalakpak. And based on the test, your baby strong and healthy. Nasa masalan ka pa rin ng parte ng pagbubuntis kaya alagaan mo sana ng mabuting katawan mo. Huwag ka masyadong magpupuyat. Avoid stress and eat nutritious foods. Payo pa ng doktora na nakangiti. Maluha-luha naman si Cassie sa labis na tuwa. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na may anghel sa tiyan niya. Mahirap man sa una, pero eto na atang pinakamagandang nangyari sa buong buhay niya. Sabado ngayon, kaya wala silang pasok sa trabaho. Siya lang dapat ang pupunta sa klinik, pero sumama ang lahat dahil wala rin naman daw silang ibang gagawin. Pagkatapos sa klinik ay sa restaurant ang sunod nilang pinuntahan upang kumain. Uy, ninong kami ha? Hindi pwedeng hindi. Kat, pwede bang ako magbigay ng pangalan sa baby mo? Ako nang bahala sa cake sa binyag ni baby. Natatawa na lang si Cassie sa mga kaibigan. Mas excited pa ata ang mga ito kesa sa kanya sa panganganak niya. Labis na yung pinagpapasalamat na dito sa lugar na ito siya, napadpad at nakilalang mga ito. Kinagabihan ay tinawagan naman niya si Melissa upang sabihin dito magandang balita. Talaga? Lalaki ang baby mo? Then pangalanan mo siya ng Pedro? Malakas na humalakhak si Cassie at umiling. Hindi pa rin talaga nagbabago ang kanyang kaibigan. Luka-luka pa rin. Nasa modernong panahon na sila, kaya hindi na pwedeng mga pangalan na yun. Ayaw naman niya na mabuling anak dahil sa pangalan nito. Puro masasayang mga bagay lang ang pinag-uusapan nila ni Melissa, hanggang sa bigla itong nagseryoso. Cass, ayaw ko na sana itong banggitin, pero kailangan mo pa rin malaman kahit papano. Tungkol saan? Ani at tinigil mo ng pangluluto upang mapakinggan ito ng mabuti. Mukha kasi importante ang sasabihin ni Melissa. Napaalis ng mga magulang mo sa bahay niyo. Napatuwid ng tayo si Cassie. Napaalis? Paano napaalis eh? Bahay namin yun. Kailan pa ito nangyari? Sunod-sunod na niyang tanong sa kaibigan. Kahapon lang. Hindi ko alam kung anong totoong dahilan, pero ayon sa mga naririnig ko, sinanla daw nilang bahay at lupa niyo. Hindi na nila naibalik yung pera sa napagkasundoan na araw, kaya pinaalis na sila sa bahay niyo. Nasa puni kasi ang kanyang noo. Simula noong lumaya siya, hindi na siya nakibalita sa kanyang mga magulang dahil paniguradong ikakasama lang ng loob niya ang mababalitaan. Pero ngayon, hindi niya alam kung anong iisipin. Bakit ba kasi nila sinangla? Nanlulumong boses niya. Ewan ko, pero ayon sa kumakalat ng mga balita na ipatalo raw lahat ng mga magulang mo ang lahat na natitira niyong pera sa kasino. Simula na umalis ka ay lalong nalulung ang mga to sa sugal. Nasa mga kamay na rin ni Mr. Lim ang iyong negosyo. Kabayaran daw sa panluloko ng mga magulang mo sa kanya. Hindi agad nakaimik si Cassie. Dapat ay masaya ang araw na ito, pero bakit ngayon pa niya ito mababalitaan? Sa totoo lang ay wala na dapat pa siyang pakialam, pero binabagabag ang konsensya niya. Alam niyang wala siyang kasalanan, pero isa pa rin siya sa rason kung bakit nangyari mga yun sa kanyang mga magulang. Ngunit kahit na magkaroon siya ng pagkakataon upang bumalik sa nakaraan ay hindi niya babaguhin ang naging desisyon, ang piliin ng kanyang anak kaysa sa kasiyahan ng mga magulang. Higit na ang mga ito ang may kasalanan sa lahat, masyado silang makasarili. Meron o wala mang pera ay waldas pa rin ng waldas ang mga ito na para bang mga bilyonaryo na hindi naubusan ng pera. Nasaan na sila mama kung ganun? Mahina ang boses niyang tanong. Sorry bestie, pero hindi ko alam. Nanlumang pakiramdam ni Cassie. Naawa pa rin naman siya kahit paano dahil magulang niya ang mga ito. Gusto niya ng tawagan at alamin ang kalagayan ng mga ito, pero paniguradong mga panunumbat lang ang maririnig niya. Pero sana ay maayos lang ang mga ito. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa dumating ng kabuhanan ni Cassie. Sapat na ba ang mga damit na kukunin mo? Nasa apartment niya si Nadon at Eddie ngayon upang tulungan siya sa paghahanda ng mga gamit na dadalhin niya sa ospital para sa kanyang panganganak. Aagahan na niyang pagpunta doon. Mag-isa lang siya sa apartment at walang sasaklolo sa kanya kapag naisipan na ng baby niyang lumabas. Sobrang laki ng tiyan niya, baka naman nagkamali si doktor at kambal palang anak niya. Double trouble kapag nagkataon. Sige pa, isa pa, lakasan mo pang pagiri. Lalabas na, kaya mo yan, Miss Chu. Pawis na pawis ang buong katawan ni Cassie. Hindi niya lubos akalain na ganito pala kahirap ang manganak. Parang mahati ang katawan niya. Isa pa, malapit na.
Humugot ng isang malalim na hininga si Cassie at tinudo ng pag-ere. Muntik pa siyang malagutan ng hininga, ngunit agad din siyang nagmulat ng mga mata nang marinig niya ang iyak ng sanggol. What a healthy boy! Parang nawala ang lahat ng pagod at hirap na bumalot sa katawan ni Cassie sa mga oras na yun nang masilayan sa unang pagkakataon ng kanyang anak. Hindi na niya napigilan at bumuhos ng luha sa kanyang mga mata. Pwede ko po ba siyang hawakan? Maingat na nilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang mga bisig habang nanatili ito sa kanyang tabi at nakaalalay. Napahagulhol si Cassie ng iyak. Isa na siyang ganap na ina ngayon. Hindi niya inakala na ganito pala ang pakaramdam na mahawakan sa unang pagkakataon ng anak. Sobrang saya na hindi niya mapigilan ang pagluha. Lahat ng mga hirap at sakit na dinanas niyang mag-isa ay napawi lahat sa isang iglap. Hindi siya perpekto pero gagawin niya lahat ng makakaya upang alagaan at palakihin ito ng mabuti kahit na mag-isa lang siya. Kahit na walang ama ang anak niya.